Sagittarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong weekly reading para sa araw ng July 10 to 16, 2023. This is a general reading, so maaari kayong makarelate. Maaring hindi, just take what resonates. Panoorin niyo rin yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo. Para sa iba pang mensahe, meron tayong video na nagpapaliwanag tungkol doon. Link on the description. And thank you so much po sa lahat ng sumusuporta dito sa ating channel. Kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga readings. And if you want a personal reading, you can book for a reading through my website, mrqueenph.com. Lahat ng information, links, nasa description. Paki-check nyo na lang po. And meron tayong promo para sa mga returning clients. Kung nakapagpa-read na kayo sa akin, kahit isang beses lang since 2021, meron kayong 25% discount if you will book for a reading ngayong July 2023. On all services yan. Okay? So, pa-follow, like na rin ang ating Facebook page, Instagram, at TikTok. Lahat po yan, Mr. Queen PH. So, let's see. Sag, what is your overall energy for this week for Sagittarius? The Four of Cups. Meron kayong ano, hinahanap. Meron, parang may kulang, ganon. Merong hindi pa nakukontento. Or parang unfulfilled, no? Ano to? The Two of Wands. Ah, siguro meron kayong mga ano, pinag-iisipan na ipuporsu sa buhay. Oo. Dalawang landas, dalawang pinagpipilian. And you are not sure which one is the best for you. May mga pagkakataon kasi na minsan akala natin yung best para sa atin ay kagaya rin ng best para sa iba. Okay? Kaya lang nga, lahat tayo meron tayong mga unique paths na tinatahak. So, mas maganda na mag-focus tayo doon sa kung saan yung talagang tinatawag ng ating puso. Ganon. So, pinag-iisipan mo kung saan ka, kung ano yung path na tatahakin mo. Eventually naman, you will know, no? What's best for you, for your situation. And let's see your money. Ano yung money? Money energies for Sagittarius. You have the Hanged Man and the Ace of Pentacles. Okay, yung iba sa inyo, meron kayong mga hinihintay na pera dyan na medyo madi-delay. Okay, pero doesn't mean na hindi na siya darating. Darating naman siya. Okay, with the Ace of Pentacles. Or halimbawa, meron kang kailangan na talaga, no, na pera. Maaring merong tutulong sa'yo. Kailangan mo lang talagang humingi ng tulong. But eventually, ano to, makukuha mo. Pwedeng merong tutulong sa'yo na, you know, makuha mo muna yung pera na kailangan mo. Or pwedeng hintayin mo yung pagdating kasi darating din naman yun eh. Yung hinihintay mo ang kaperahan. Yung iba naman sa inyo rito, pagdating sa investment, pag-isipan nyo muna, no? Bago kayo maglabas ng pera. Oo. Pag-aralang maigi yung investment na yan. Lagi nyo iisipan kapag nag-invest kayo, mapa-business man yan sa stocks, sa crypto, no? I-allow nyo lang yung kaya nyong ipatalo. Oo, kasi lahat naman yan sa business, lahat yan sugal. Hindi mo alam kung kikita ba yan or magiging successful. Ang importante, handa ka, no? And you are also willing to do the work, di ba? So, what is the career energy for Sag? The Six of Cups. Okay, and then the Knight of Swords. Oh. Pwedeng merong ano,
merong mag-o-offer ulit sa'yo ng trabaho or career, or merong mag-open ng opportunity sa'yo na trabaho at career na minsan nagawa mo na in the past. Pwedeng babalikan mo to. Oo. Halimbawa, dati kang mekaniko, no? Tapos, nag-iba ka ng field, ng trabaho. Grab driver. Tapos ngayon, merong opportunity for you na ipagpatuloy yung pagiging mekaniko. So, pwede mong pagsabayin yun, di ba? So, yung iba naman, pwedeng meron kayong, sa trabaho, meron kayong, isi-celebrate na achievement ninyo na pwedeng isa ka sa mga kasama doon sa gumawa nun or contributor ka sa success. Oo. So, let's see naman, pagdating sa inyong love life ng mga Sag. The Queen of Swords. Ouch. And the Chariot. Okay. So, yung iba sa inyo, you are moving on. You are moving forward. Yes. Kung nagkaroon kaya ng separation from someone, pwedeng matagal na to itong separation na to. Now, it's time na nag-move on ka na, no? With the Chariot card, you are focusing on kung saan ka mas magiging successful sa ngayon. And kahit na mag-try to na bumalik sa buhay mo, tong person from the past, hindi mo na to hahayaang bumalik eh. Kasi you know better now, no? Mm-mm. Napaka wais mo na pagdating sa relationship. Ito may tools. Sa iba sa inyo rito, mekaniko, technician, ganyan. Or magaling kayo sa technology or pag-fix ng mga bagay, mga DIY. O ayun si Fork Road. So talagang merong direksyon na kailangan mong piliin. Yes. May choice. May possibilities. May rejection, cold hard truth. Maaring na-realize mo na yung past relationship mo has already ended. Wala nang balikan, ganun. Natanggap mo na. Yes, you are in a new direction. Meron ka ng bagong direction. You are moving on. You are moving forward. And you are focusing on your creativity. Maaring you are using your talents and skills in communication, in social media. You want to be heard. So, pwedeng yung mga natutunan mo sa buhay ay iyong ine-explore. Oo. And hindi lang ine-explore, but also sinishare rin sa iba. Yung iba sa inyo, meron kayong talent sa public speaking. So, sa career, kalma lang kayo. Kalma lang kayo sa career nyo. Maaring ipinagpapatuloy nyo lang kung ano yung mga nasimulan nyo sa career nyo. Relax na relax. And some of you are talented in content creation. Maaring nagmamanifest din kayo using, yung pagsusulat. Oo. Your words are really powerful. You can influence other people. Some of you are social media influencer. And meron kang itatry na bago sa buhay mo. May i-explore. I-explore kang ibang opportunities. Pwedeng may travel sa inyo related sa career. And mas nagiging ka ngayon, mature sa pag-handle ng mga responsibilities mo. So, tinan pa natin, love. Competition. Ayun, may separation talaga. Meron separation yung iba sa inyo rito. May kinut off kayo na person sa buhay nyo kasi nagkaroon kayo ng trust issues.
So ngayon, healthy living, self-care, self-love. Maaring may nang betray sa inyo. And you are walking away from this relationship na toxic. Tama yan. Okay, Sag, let's see what else. You have breaking the chain. Oh, ayan, oh. Healing. You are rewriting the future. Ancestral patterns. You are breaking your ancestral patterns. This is like breaking free new opportunities and healing from your past. Okay? So, that is your reading, Sagittarius. Kung nagustuhan nyo ito, naka-resonate kayo, mag-comment kayo dyan. Like, share, subscribe para lagi kayong updated sa ating mga readings. Thank you so much, Sagittarius. See you again.